Pinaplantya na ng lokal na pamahalaan ang Santa Ana, Cagayan at Polillo Island sa Quezon ang kanilang plano sakali bumagsak sa kanilang lugar ang debris ng rocket. Saksi si June Veneracion. Sa bahaging ito ng Santa Ana, Cagayan, mga biyaya ng dagat ang pangunahing kinabubuhay ng mga residente. Pero sa nakalipas na linggo, ang tinaguriang Game Fishing Hub ng Pilipinas ang isa sa mga tinukoy na maaring bagsakan ng bahagi ng rocket na ilulunsad ng North Korea sa linggong ito. Ang advice dyan ay avoidan muna yung papalaot kasi sa dagat naman ata babagsak yan. Dissemination po natin dun sa mga local fisherman natin, na lalo na yung mga lumalaot po, na wag na wag po nilang lalapitan po yung debris na nakikita nila na yan. Pero ang mga mangingistang nakausap ng GMA News. Pero aware kayo, alam nyo na may balita ka na. Wala pa kanina babalita. Isa rin sa mga komunidad na maaring maapektuhan ng pagbagsak ng rocket debris ay ang mga residente ng isla ng Pulillo sa Quezon. Ang mangingistang si Mang Ernesto, nakakaramdam daw ng takot sa posibleng epekto ng rocket launch sa kanilang lugar. Sana makarating dito yung mga kahit yung ganyan na mangyari yung galing Koreyang sasabog. Sana huwag na muna namin sakitin yun, masasamang laging. Sa ngayon, pinaplansya pa ng mga lokal na opisyal ang plano para sa rocket launch na gaganapin sa loob ng ilang araw. First thing siguro bukas ay papatawag ako ng meeting ng municipal. Sabi ng MDRRMC, hindi naman daw nila gustong lumikha ng panic at takot sa planong rocket launch ng North Korea. Pero mabuti na raw ang mag-ingat, partikular sa mga debris ng rocket. Magmatsyag lang. Kaya kung ako ang mag-advise, stay indoor. Hindi naman ito strictly, huwag kayo lumabas. Wala akong sinabi ng ganun. Yung magmatsyag, baka may lumilipad dyan, makita mo naman umilag ka lang. Ang kinababahala ng NDRRMC, kapag nalihis ng lipad ang rocket ng North Korea, kapag sumobra ang lipad ng rocket, sa bahagi ng Bicol Region maaring bumagsak ang debris. At kapag kumana naman, Northern Luzon ang posibleng tamaan. Yung debris, unguided, misguided, to whom it may concern. Kung nag-overshoot, may problema tayo. Kung undershoot, wala tayong problema. Kung kumanan, may problema tayo. Kung kumaliwa, wala tayong problema dahil pupunta ng Pacific Ocean. Bilang pag-iingat, mula April 12 hanggang 16, kung kailan inaasahang isasagawa ang rocket launch, magpapatupad ang gobyerno ng Pilipinas ng no-fly, no-sail at no-fishing zone sa 590 square kilometer area sa may karagatan ng Santa Ana, Cagayan at Pulillo Island. Ito ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Dahil dito, 20 flight kada araw kailangang ma-divert ng ruta kasama ng 8 international flights na makikidaan lang sa himpapawid ng Pilipinas patungong South Korea, Japan. Gayunman, di raw inaasahang malaki ang epekto ng diversion sa operasyon ng mga airline. Approximation ay magiging additional mga 10-minute travel time yon, kasi medyo mas malayo ng kaunti yung kanilang dadaanan compared dun sa normally ay route na tinitake nila sa kanilang flights. June Veneracion ang inyong saksi.